Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Maldives. Kilalang tourist destination ang Maldives at honeymoon destination or romantic getaways. Medyo may kamahalan nga lang po ang pagpunta dito kaya sinasabing luxury destination. Pero napakaganda talaga ng lugar na ito dahil sa white beaches. Mga floating resort rooms na kitang-kita mo talaga ang ganda ng dagat. Mayroon ding mga under the sea villas. At ito ang pinakamaliit na bansa sa Asia. Tinatayang may 3,000 overseas Filipino workers ang nagtatrabaho sa bansang Maldives. Ang lugar na ito ay hindi ko din malilimutan dahil isa ito sa mga bucket list destination ko. At bukod doon, isang Pilipino couple ang napabalitang namatay habang nag-honeymoon sa Maldives. Matapos ang kanilang kasal, dumiretso sila ng Maldives. Ngunit hindi nila alam, yun na pala ang kanilang huling pagsasama. Ang Pilipino couple ay kinilalang sina Leomar Lagardilla at Erica Joyce Lagardilla. Sila ay matagal na nasa long-distance relationship. Ang mag-asawa ay mga OFW nurse sa Singapore at Riyadh. Ayon sa reports, nalunod daw ang mag-asawa habang nagsiswimming sa Daifushi Island or Kaafu Atoll. Una daw nalunod ang lalaki at tinangkang iligtas ng babae, pero pareho silang nalunod. At inabutan na lang silang lumulutang sa dalampasigan kalaunan. Sa katunayan, hindi lang po ito ang unang beses na may nalunod sa Maldives na couple. Meron ding nasawi na isang lalaki habang sila naman ay nag-honeymoon ng kanyang bagong kasal na asawa. Namatay ang lalaking Irish pero hindi naniniwala ang kanyang pamilya na sila ay nalunod. Dahil magaling daw na swimmer ang Irish na lalaki. Buhay OFW. Pero ang kwento natin ngayon ay isang krimen at hindi aksidente ang nangyari sa Maldives. Maraming Pilipino ang gustong magtrabaho sa ibang bansa para sa magandang kita, oportunidad at benepisyo. May iba iniiwan ang kanilang pamilya, anak at asawa para sa kanilang pag-aabroad at mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Meron din naman mag-asawa ang pumupunta sa ibang bansa para mas magandang buhay ang maibigay nila sa kanilang pamilya. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mag-asawang OFW sa Maldives na nangarap para sa magandang kinabukasan kasama ang kanilang anak. Pero ang lahat ay nauwi sa malagim na ending at hindi inaasahan ng lahat ang mga susunod na revelasyon. Tunghayan natin ang kwento ng mag-asawang OFW nurse na si Marvin Vargas at Mary Grace Vargas at kung paano ito nauwi sa malagim na trahedya. October 19, 2021. Maldives. Isang babae ang isinugod sa IGMH Hospital ng kanyang asawa. Ayon sa asawa ng pasyente na nagngangalang Marvin, ang kanyang asawa daw na si Mary Grace ay nagpakamatay. At agad siyang tumawag ng ambulansya matapos niyang makita ang mga labi nito sa loob ng kanilang bahay. Makalipas ang 20 minutos ay binawian din ng buhay si Mary Grace nang makarating sa ospital. Ayon sa mga doktor ng hospital, ang sanhi daw ng pagkamatay ng pasyente ay blunt force trauma sa leeg at ulo. Ibig sabihin, hindi namatay ang pasyente dahil sa pagbibikti at may posibilidad na may nanakit kay Mary Grace. Nang sinabi ng mga doktor kay Marvin ang tungkol dito, sumagot lang daw ito ng nahimatay daw ang kanyang asawang si Mary Grace. Taliwas ito sa una niyang salaysay. Dahil sa paiba-ibang salaysay ni Marvin tungkol sa sanhi ng pagkamatay ni Mary Grace, ay inireport ito ng hospital sa mga pulis at agad naman nagkaroon ng investigasyon. Ang biktima, Mary Grace Oned Pineda. Ang biktima ay kinilalang si Mary Grace Oned Pineda, 24 years old, Pinay OFW at nagtatrabaho sa IMGH or Indira Gandhi Memorial Hospital sa Maldives. Bilang isang nurse. Ang asawa naman niya ay si Marvin Vargas, 29 years old, isang Pinoy din at isang nurse din sa parehas na hospital.
Silang mag-asawa ay parehas naka-assign sa emergency section ng hospital. At meron silang 4 na taong gulang na anak na kasama din nilang naninirahan sa Maldives. Ayon sa autopsy, ang mga labi ni Mary Grace, bukod sa posibleng sinakal ang biktima, ay nakitaan din ito ng ilang tama sa ulo o blunt force trauma. Maaaring siya daw ay nahulog sa hagdanan o di kaya ay sinadyang saktan. May natuklasan ding gamot o anesthesia sa kanyang dugo. Nakitaan din ang tusok ng karayom ang kanyang katawan. Sinabi ng mga doktor na kapag mali o sobra ang pagturok ng gamot sa isang tao, ay maaari niya itong ikamatay. Lumalabas kasi sa lab results na nasa lethal o nakakamatay na level ng gamot ang natagpuan sa katawan ni Mary Grace. Ang mga pulis naman ay kinuha na ng salaysay ang naiwang asawa na si Marvin. Ayon sa kanya, nagtalo daw silang mag-asawa. Nagtalo daw sila dahil hindi pa din daw niya naayos ang sirang gripo sa kanilang apartment. Pero kalaunan daw ay bigla na lang daw siyang pinagbintangan ng kanyang asawang si Mary Grace na siya ay may ibang babae. Dahil daw may trabaho pa silang mag-asawa, ay agad na lumabas ng kwarto si Marvin at umiwas muna daw siya kay Mary Grace. Matapos ang ilang sandali ay bumalik daw ito at nakita na lang daw ni Marvin na wala ng buhay si Mary Grace sa loob ng kanilang tinitirhan. October 27, 2021, dahil sa iba't ibang salaysay ni Marvin at hindi tumutugma ito sa autopsy, inaresto ng mga pulis si Marvin at kinasuhan nila ito ng murder. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, may natagpo ang mga gamit na syringe or injection sa kwarto ni na Marvin at Mary Grace. Ayon kay Marvin, yun daw ay mga gamit niya sa ospital. Pero ayon sa prosecution, bakit mayroong syringe sa bahay o gamot si Marvin na pwede lang gamitin sa ospital kung emergency? Natagpuan din ng mobile forensics na nag-research si Marvin sa kanyang cellphone ng paano patulugin ang isang tao. Dahil sa nabanggit ni Marvin na nagtalo sila dahil sa isang babae, ay agad na tiningnan ng mga pulis ang anggulong ito. Matapos kumuha ng mga salaysay sa witness at kuha ng ilang CCTV footage, na pag-alaman na ang sinasabing kabit ni Marvin ay kinilalang si Halimat Lamha. Si Halimat Lamha ay 24 years old, Maldivian. Isang nurse din at katrabaho din ng mag-asawang Mary Grace at Marvin sa IGMH Hospital. Nakita sa isang CCTV footage na nakuha ng mga pulis na si Lamha ay galing sa apartment ni na Marvin at Mary Grace ilang sandali bago mangyari ang insidente na kung saan ay isinugod ni Marvin si Grace sa hospital. Ayon kay Lamha, kinuha daw niya ang batang anak ni na Marvin at Mary Grace at siya muna daw ang mag-aalaga dahil may trabaho nga daw ang mag-asawa. Totoo ngang inalagaan ni Lamha ang bata, ngunit sa CCTV nakita siya na gumamit ng damit para buksan at isara ang pinto. Ayon sa prosecution, posibleng ginawa yon ni Lamha para hindi makita ang kanyang DNA sa pintuan ng apartment ng mag-asawa. Ayon din sa reports, nalaman ni Mary Grace na si Marvin ay may kalaguyo. Dahil dito ay nagkaroon ng alitan sa pagitan ni na Mary Grace at Lamha. Nakakita rin ng text messages na binabantaan ni Lamha si Mary Grace. Lumalabas sa araw na isinagawa ang planong pagpatay kay Mary, ay kinuha ni Lamha ang 4 na taong gulang na anak na mag-asawa at dinala niya ito sa kanyang apartment. Maya-maya ay bumalik si Lamha sa apartment ni na Marvin at Grace kasama ang bata, kung saan namalagi si Lamha ng halos 20 minutes sa loob ng apartment. Paglabas ni Lamha ng apartment, wala pang 1 minuto ay tumawag agad ng ambulansya si Marvin para humingi ng tulong. Ayon sa investigasyon, lumalabas na panakipbutas lang daw ang di umano'y pagpapakitawakal ni Mary Grace para matakpan ang ginawang krimen ni Marvin at Lamha. Dahil sa mga ito, inaresto din ng mga pulis si Lamha ng December 2021, 2 buwan matapos mamatay ni Mary Grace at makulong si Marvin. Si Lamha ay kinasuhan bilang accomplice sa isang murder.
Sinabi ng state witness sa korte na si Lamham mismo ang umamin na may relasyon sila ni Marvin. Tinangka daw ng witness na mamagitan sa dalawang babae at sinabihan daw niya si Mary Grace na isumbong si Lama sa ospital na kanilang pinagtatrabahuhan. Ngunit mas lalo daw itong lumala. At mas lalong nag-away ang dalawang babae. Nalaman din daw ng witness na sinubukan daw ni Mary Grace na i-deport si Marvin mula sa Maldives. At posibleng iyon daw ang dahilan kung bakit nagsagawa ng pagplano ang dalawa sa pagpatay kay Mary Grace. Para daw mapatay ni Marvin si Mary Grace ay nagpatulong ito kay Lamha. Ayon kay Lamha, totoong may relasyon sila ni Marvin pero itinigil daw nila ito nang malaman daw ni Mary Grace. Pero pagkatapos daw mamatay ni Mary Grace, ay nagkabalikan daw silang ulit ni Marvin. Ayon sa mga nakalap na investigasyon ng mga pulis, may mga syringe at anesthesia sa bahay ni Lamha. Imposible daw na magkaroon si Lama ng anesthesia dahil hindi pa siya isang senior nurse at wala pa siyang permit para magkaroon nito. Ayon din sa mobile forensics, alam ni Lamha na ginagamit ni Mary Grace ang cellphone ni Marvin kaya nagpadala si Lamha ng mga text messages sa telepono ni Marvin. Ang isa sa mga mensahe ay, "I will hunt her down." Nakita din ang mga mobile forensics na tinanong niya pa si Marvin kung nabasa ni Mary Grace ang kanyang mga texts. May mga witness din na nagsabi na wala daw bahid ng kalangkutan si Marvin at Lamha nang mamatay si Mary Grace. Si Marvin ay naaresto nga ng October 27, 2021 at si Lamha naman ay naaresto ng December 16, 2021. Si Marvin ay nakasuhan ng murder sa pagpatay sa kanyang asawa. Kung mapapatunayan at mahatulang guilty, si Marvin ay posibleng makulong ng 10 taon at maaaring ito ay madagdagan pa. Mayroon ding nakita ang mga pulis ng halos 110 pieces of evidences laban kay Marvin. Si Lamha naman ay posibleng makulong ng 6 na taon dahil siya ang naging kasabwat sa pagpatay. Kinasuhan din siya ng pagkuha ng mga gamit at gamot ng hospital na walang pahintulot. Ayon sa huling balita, nag-plead ng not guilty sina Marvin at Lama sa mga kasong isinampa laban sa kanila. Ang mga labi naman ni Mary Grace ay nauwi sa Pilipinas ng November 7, 2021. Nakakalungkot po dahil imbis na masaya ang pamilya, maayos na ang pamumuhay mag-asawa sa abroad, ay sinayang lang ni Marvin at naghanap pa ng iba. Maswerte sana silang dalawa dahil sila ay parehong nasa ibang bansa magkasama. Hindi po lahat ay nabibigyan ng oportunidad ng gaya nila. Sa ngayon po ay wala pang final na hatol kina Marvin at Lamha. Huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking YouTube channel DJ Sean Stories para sa susunod na update po sa kasong ito. Maaari nyo rin pong panoorin ang iba pang kwento tungkol sa ating mga kababayan na napahamak o nakasuhan sa ibang bansa. Marami pong salamat. DJ Sean here. God bless everyone.